ang bayan ng Sibalom, Antique. Merong 76 barangays, making it the second largest municipality when it comes to population. Ang kanyang tagline, "Experience the gems of Sibalom." May mga kababalagan bang mai-experience ang Haunted PH dito sa Sibalom? Panoorin nyo! Kaluluwang hindi matahimik sa isang abandonadong hospital at isang halaman na pwedeng pangontra sa masasamang enerhiya at elemento. Tunghayan sa aming pangalawang episode na pinamagatang Nag-umpisa ang araw namin sa aming home base. Nag-ready na nga kami para makapunta sa site. Sinundo muna namin si Kuya Rods na magdadrive o magpapilot ng aming drone. Bro! What's up? What's up, man? At tara na, samahan nyo kami sa Sibalom. May 15.5 kilometers mula sa kabisera namin ang Sibalom. Mga 25 minutes kung dala mo ay 4 wheels o sasakyan. At dumating na nga kami sa munisipyo ng Sibalom. Nandito na nga tayo ngayon sa munisipyo ng Sibalom. Kung saan titignan natin kung pinayagan nga ba ng ating beloved mayor ang pag-imbestiga sa sinasabing hospital. Dahil nga nagpasa muna kami ng letter of intent sa beloved mayor natin na si Mayor Gian Oxenia, kailangan namin kunin. Good afternoon. Okay lang sa'yo, nandun na yung special permit niyo for signature. Mm-hmm. Dalhin nyo na lang kay... Okay, pupunta po kami kay PNP and from there, medyo ayos na. Yung ating, course, municipal admin, pasado na nga ang ating intent to explore the area. So, ayan, thank you po. Okay. Kasi ito na yung ating letter. Napirmahan na nga ng ating beloved mayor ang letter of intent namin na pasukin at imbestigahan ang lumang hospital. Kasama ng ating mga tropa from tourism. Gio and Sayrio. Ayun. And si Sir Sapio. Ayun. So, ayun guys, naghihintay lang tayo ng signature from the chief. And mamaya, tuloy-tuloy na tayo para makapasok tayo doon. Kasama natin mga ka-haunted si Ms. Camille Erica A. Raimundo. Siya ang Tourism Operation Officer ng Sibalom. So, siya ang aming first contact person para maisagawa tong aming investigation dito sa particular site natin for today. So, since she's the Tourism Operation Officer, tatanungin natin siya, how big is tourism here in Sibalom, Ma'am Camille? Okay, so here in Sibalom, sir, ang we promote kita na ang Sibalom Natural Park, ang Rainbow River, which is ang Mauit River, then yung mga local industries namin,
like sa coffee, bamboo, sa pottery, and of course mga laswa kag mga prutas nga kusdiin tama agid ka bastante riga sa Sibalom. Siya ang aming first contact person kasi meron tayong pupuntahan na isang family dito sa may Sibalom that promotes a kind of plant na sinasabi nila nagbabanquish ng mga evil spirits. Mas maigi na may dala tayong mga pangontra or protection. And this particular plant is called, ano nga, Miss Camille? Term nanda is like kamangyan, kumbaga pangaman para sa mga evil spirits or sa mga imaw natin regya nga hindi natin makita. Thank you. Pupunta na nga kami sa Barangay Sido kung saan makikita daw ang pamilya na nagluluto o gumagawa ng kamangyan. Ang kamangyan ay frankincense o ginagawang frankincense. Pampataboy raw ito ng masasamang enerhiya o pamproteksyon sa masasamang elemento. Alam nyo ba na ang frankincense ay dala rin ng tatlong hari? Isa sa mga ito ay regalo para kay Jesus. Nandito tayo sa Barangay Sido. Sido. At kausap natin si Cap? Yes, oo. Oo. Si Cap, Cap, ilang taong ka ng kapitan? 13 years na ako ngayon. Pag-retiro na po ako. Ayun, so kung naalala nyo kanina, ang sabi natin kukuha tayo ng halaman na tawag ay kamangyan. Kamangyan na tawag yan. So Cap, ano ang mga beliefs sa nagalibot sa kamangyan? Ayong dito sa amin ang belief dito sa kamangyan na parang gamot na yan, parang para lang sa mga tawag yan, sa mga aswang, okay. Sa mga masamang ano, tawag yan. Sa mga hangin. Oo, masama, sa mga masamang kanto, ganyan-ganyan. Oo, yung ano, ang tawag yan. Kamangyan naman, yung pang-kontra yan eh. Oh, pang-kontra. Pang-malapan. Oh. Ayun, so dito, sa store na to, pasok tayo dito. Kapitan, thank you so much sa pagpapa-unlock sa Haunted PH. Kayo raw po ay gumagawa ng kamangyan. Para saan ba yung kamangyan? Pang ano, pang-pausok. Para doon sa mga spirit, pang-ano. So yun, narinig yun na nga guys. Dahil kailangan din natin ng pangontra. Wala namang masama kung maniniwala ka o hindi. Pero mabuti na rin na may dagdag proteksyon. Gaya nga nitong kamangyan na meron po sila normally. Pero sa pagkakataong ito, hindi ata nakapagluto. So parang may proseso po siya para isang maging may magkaroon ng healing factor. May proseso. Pinutunaw. So, inuulma lang siya. Kausapin uli natin. Paano po yun, nanay? Pinutunaw lang to. Isasalang mo sa, ano, sa apoy, tapos sa kawali, hayaan mo siya matunaw. Pagkatapos, inuulma. Inuulma lang siya. Pag nahulma mo na? Yun na, buo na siya. Hilog siya ngayon. Tapos itutuyo, papatuyo. Papatigas lang yung matuyo. O, papatigas. Pag tumigas, nanay, yung proseso ng pag... Yun na yung pwede mong gawa ng orasyon, mga ganon. Hindi na kailangan. Basta sinusunog na lang siya uli. Lalagay na lang siya sa bag. Sa baga? Baga, oo. So lalagay lang siya sa apoy. Yun. So kung titignan natin dito, pwede po bang hawakan? Ayan. Yan ito siya, guys. Ayan. Gawa kasi, binalak na kanina sa pila. Ah, so naandun. Lola, yung puti na ano, ito ang ginagamit ng pari sa simbahan, yung pinapaso ng pari, pinapauso. Ah, ito yung tawag niya yung sinso. Okay. Nakuha na nga namin yung kamangyan. Pamprotekta namin to. At bumalik na kami dun sa site para makita at mapag-aralan namin ang dadaanan namin habang maliwanag pa ang araw. Ito na nga ang itsura ng abandonadong ospital. Dito tayo ngayon, ang dating lumang hospital ng Sibalom. Titignan natin kung meron nga bang mga kababalaghan na namamahay sa hospital na to. Samahan nyo kami.
Dahil nga malapit sa PNP si Balam, ang hospital. Sinamahan nila kami upang malaman namin ang mga dadaanan namin habang maliwanag pa. Pagpasok mo pa lang, mabigat na. Pag-imbestiga namin, minabuti ng ating mga kapulisan dito sa Sibalam na samahan kami dito sa loob kasi hindi pa kami familiar dito sa floor plan ng ospital at malapit lang to sa PNP Sibalam. Sir, ano nga ang pangalan nyo and rank? Police Master Sergeant Lemuel Ligaw. Mga 12 years na to. Tapos ito yung ospital na kasi dito na abandon na to mga almost 2 to 3 years na. Sasamahan niya tayo and pupunta raw muna kami dun sa may morgue. Tara. Magandang araw. Pasensya na sa abala. Kakaiba rin ang bigat pagpasok namin dito sa morgue. Talagang nakakakilabot. At tindig balahibo nga kami. Nakahalay rin po kami. Para po sa inyo. Sabi kasi nila, may mga naririnig raw dito, umiiyak na bata. Hindi mo nadala ang kandila. So nandito na nga tayo sa morgue. Mamaya babalikan natin to na alas 12 hanggang alas 3. So, ito na nga. Binabaybay na uli natin pagkatapos natin manggaling sa morgue. Yung ibang parte ng hospital. Papasok ro tayo dito uli para makita nga namin yung floor plan. At hindi kami magkaroon ng anumang disgrasya mamaya. Kung nakapapansin nyo, dahil 2 to 3 years na nga siyang medyo, ayun to na nga, abandonado, hindi na nga siya masyado rin napapakinabangan. Dito yung bandang may garden din ng hospital eh. So, merong maliit na altar and then tumambad rin sa atin tong napakalaking puno ng balete. Malapit na mag-alas 6. Babalik uli kami mamayang alas 12 hanggang alas 3 upang makiramdam. Babalik tayo ng alas 12 dito sa abandonadong ospital para mag-imbestiga kung totoo nga ba mga haka-haka. Ayun, med niya hapon. Rijata imaw si Tatay Manuel. Kag ma-interview lang kita kagamay nga mga storya kag mga experiences ng Darija sa Kilid Morgue Hospital. Okay, yes, sir. Yes, sir. Ang naman na batihan ng desert na nag-andar ang generator ka hospital na daan na ang daan na hospital. Ang generator? Tapos ang bout sa Rijas sa morgue tayo? Kasi may morgue ra daw kauna dyan nag-ibi yung bata at naging pa yung pamisahan. Ah, may gahibi nga bata ka to. Tapos yung pamisahan ka pare. So ayun, kakain nga kami muna ng aming dinner bago kami sumabak mamaya-maya ng konti ulit para sa ating 12 midnight to 3 a.m. challenge dito sa may old abandoned hospital dito sa may Sibalam. Pupunta tayo dito sa isang kainan na called Frabs. So, lika, tikman natin yung pagkain nila guys. Evening. Ayun, ito. Part owner. Pagkatapos namin kumain, papahinga lang kami ng konti at didiretso na kami sa site sa eksaktong alas 12 in punto. So, nandito tayo ngayon. Malapit nang mag 12 midnight. Dito tayo dadaan sa may back part ng hospital. Ngayon, ang una nang gagawin katulad kanina is mag-aalay ng dasal at papasok na nga tayo dahan-dahan dito sa may abandoned hospital. Tara. At gaya nga ng lagi namin ginagawa, mag-aalay muna tayo ng dasal. So, nandito po tayo ngayon sa mismong
loob na ng ospital at dahil nga ayaw natin masyado magambala ang ating mga or mga kaibigan nating espiritu, dadahan-dahanin lang natin at gagamit po tayo ng tool, gagamitin natin ulit ang ating EMF or electromagnetic field locator at umpisahan na natin maghanap at mag-try mag-communicate sa mga spirits. Tara. Alas 12 in punto. Dahan-dahan na nga namin inimbestigahan ang lugar. Isa-isa namin pinasok ang mga kwarto. Nakakilabot. At may naramdaman nga kami. Oh, kaya dyan na rin. Okay. Isip po nyo kami. Tabi-tabi po. Grabe. Gamit ang app na Necrometer, itatry ng Haunted PH na may pipag-connect or kumausap sa mga multo. Ang Necrometer ay isang bagong application na madadownload mo sa cellphone mo para makapag-communicate sa mga multo. Anong naran mo? Tuloy-tuloy nga ang pag-imbestiga namin sa iba't ibang kwarto o silid ng ospital. Ito ang dati nilang morgue. Nagsisindi tayo ng kandila upang ipagdasal ang mga yumao. Madilim at talagang nakakabigat ng pakiramdam ang pagtagal namin dito sa abandonadong ospital. Itong papasok na hallway na to, dito yung sinasabi nilang garden na kung saan pwede ka rin magdasal at meron rin dito malaking puno ng balete. So puntahan natin. May malaking puno ng balete na naman na nakita ang Haunted PH. At pansinin nyo ang clip na to. Ewan ko kung makulit lang ang imahinasyon ko. Pero parang bungo. Nakakatakot. Ano yun? Para bang tumubo sa kahoy. Inisa-isa pa namin lahat ng kwarto. Dito naman tayo. Sa X-ray room. Ano to? Dito rin po nakita kanina yung something. Dito sa room na to. So, ang amo ka na dyan ang area, lagit ka na rin may kapapatsyag. I believe amo dyan ang anda nga daw triage eh, ang tawag dun. Nga dyan gina-accept ang mga patients.
And then there are stories na durugid ka pa ba sa agregya sa area nga dyan. Pwede taguro gamitin natin nga necrometer dyan ba eh. Ang next tool po na gamit ng Haunted PH gaya ng gamit ng ibang ghost hunters ay itong tinatawag na motion ball. Pag ginalaw mo ito, iilaw ito na parang ganito. Sabi nila, it can detect paranormal activity. So, tignan natin. Pira ka mo, Rigya ka dya? Pira ka mo, Castor? Pira ka mo, Rigya ka dya? Pirig ka mo, Castor. Mag-aalas tres na. Tampuntahan namin at balikan ang morgue. Dapat namin mag-ingat at talagang hindi mo alam kung anong makakasalubong mo. So, nandito nga tayo ngayon sa bago nilang morgue. According dito sa mga nakatira dito sa bandang gawin ng mga street na to, meron nga raw ditong nagpaparamdam. Pwede naman ang pananangaran mo? Okay. Anong aran mo? Bayi ka or laki? Sisa. Sisa? Sisa? Sisa ang aran mo? Insa. Kamusta ka? Sisa. I'm sad. Oh. Kamusta ka? I'm sad. I'm sad. Why? Diyan, may dara kami nga candy para kini mo. Gusto naman ang candy nga para kini mo. Candy. Irinig nyo nga yung mga reply nila. Malungkot. Tsaka talagang mararamdaman mo yung aura. Talagang... Ayun nga. Dahil nagsasalita pa rin sila. At dahil nga sinasabi na merong batang umiiyak, dahil nga siguro na malungkot siya. Thank you. Thank you, Pete. Kapag storya. Wait, 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 wait. Tinapos na namin ang pag-explore sa sinasabing ospital. Hindi kami pwede magtagal. So, mauli kami. Okay lang kanimo. Sisquay. Pero mga di kami para kaninyo. Bukas sa interpretasyon ang aming episode ngayon at ang mga susunod pa. Lahat naman tayo may kanya-kanyang paniniwala. Pero huwag sana nating kakalimutan manalig sa taas.
sa mga susunod pa naming episode. Sana'y samahan nyo kami ulit. Ito ang Haunted PH.